Bilang pang armas at mga bala at ininalang pampasabog ang nahukay sa compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Henry Pride Teves. Gamit ang backhoe, hinukay ng PMP CIDG ang bakanting lote na isang sugar mill compound ni Teves sa bayan ng Santa Catalina. 10 talampakan ang lalim ng lupang nahukay bago natagpuan ang tatlong ininalang pampasabog, isang baril at daan-daang bala, kabilang na ang para sa rocket-propelled grenade na kayang makasira ng isang armored tank. Wow! Umabot na sa 16 na baril pampasabog at 18 milyong pisong cash ang na-recover din sa mga raid na nagsimula noong Biyernes kung saan 3 ang arestado. Sinabi ni PMP CIDG Chief Legal Officer Colonel Tomas Balmonte na na-recover ang mga armas base sa tip ng isa sa mga sinasabing inutusang maghukay sa naturang armas. Nakikipag-ugnay na rin niya sila sa Anti-Money Laundering Council kaugnay ng nasamsam na pera. Siguro nga, they expected for the search, so ginawa nila yun. Meron po kaming witness na may mga nag-uutos na ibaon yung items na yun. At sino po yung nag-uutos, sir? Obviously, yung may-ari. Idinagdag pa ni Valmonte na inimbestigahan na rin ang posibleng terorismo dahil sa dami ng mga na-recover na armas at pampasabog. May 2 hanggang 3 pa ang niyang lugar na huhukayin sa compound base sa impormasyong may mga nakabaon pang armas. If you possess that, there is an intention of terrorism, that act of terrorism. So we are looking at the angle of terrorism here. We will determine whether it is the signature of the CTG or some terrorist group from Central Mindanao. May video po tayo ng mga armas. Nasaan na yun? Teleradyo, pakilagay lang yung mga video ng mga armas. Ha? Hindi yan. Naghuhukay pa lang yan eh. Yung mga nahukay mismo. Hindi bali, abangan ninyo. Yung mga nahukay mismo ng mga armas. Binigay ko na sa teleradyo pero hindi pa lumalabas. Ayon naman kay PMP spokesperson Colonel Jean Fajardo, iimbestigahan na kung naggamit ang mga armas sa mga insidente ng patayan sa Negros Oriental. Napakarami na po nating mga killings and shooting incidents na nangyari dyan sa probinsya ng Negros Oriental. Kaya magbabacktracking na po tayo ngayon. Iginitaman ni Teves na wala siyang kinalaman sa natatagpuan mga armas sa kanilang compound at handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Halos 200 umano ang bahay sa compound. Dami? Halos 200 ang mga bahay sa compound dahil dito rin nakatira ang kanila mga kamag-anak at empleyado. Of course, it's stressing for me. And in own investigation on the records on who went inside, who went outside. Ganun po, karami ang bahay. Tama ba to? Ha? 200 ang mga bahay sa compound dahil doon din daw nakatira ang kanila mga kamag-anak at empleyado. Si Henry Pride Teves po ay natalo sa napatay na si Governor Ruel Digamo matapos sa ginawang recount ng COMELEC. At matatandaang meron pa nakalaban si Ruel Digamo na ang pangalan din ay Ruel Digamo na sinasabing ginamit naman ng mga Teves. Kapatid din niya ang suspendidong si Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. na sinampahan din na reklamong illegal possession of firearms and explosives dahilan sa mga na-recover na armas sa kanyang mga ari-arian.